morning guys. Nagbabalik ang pajak ni Maestro na kung saan hindi lang puro kapaguraan kundi meron ka rin kalamang matutunan. Ngayon guys, samahan niyo ako, pupunta tayo sa Bitbit River at tignan natin kung anong meron doon. Let's go! Okay guys, para makapunta tayo ng Bitbit River mula sa Angon Rizal, dito tayo dumaan sa Flatway ngayon. Tapos Mariano Avenue. At tatagos ito ng Marilante Highway o Marcos Highway na nasa Marikina. Pagkatapos, kakanan tayo sa Katipunan Avenue para makapunta ng Commonwealth Avenue. At sa dulo nito ang Fairview. Then kakanan tayo pupuntang Bulacan. Tapos dadaan tayo ng San Del Monte o San Jose Del Monte at North Sagaray, Bulacan. At kakaluwa tayo papunta ng Angat. Kapag nakita natin yung mahabang tulay sa baba nun, Bitbit River na. Alright, let's go! Dito na tayo ngayon sa Marilaki Highway na ang ibig sabihin ay Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Susunod na natin ay Katipunan Avenue. Yung bandang kaliwa naman natin guys ay UP o Universidad ng Pilipinas. Hindi natin masyado makita yung building kasi nasa loob yung building niya. Guys, yung UP ay isa sa pinakamatandang universidad sa Pilipinas. Pero syempre, mas matanda pa rin yung Universidad ng Santo Tomas. Ako saan? 1611 ito tinayo. At hindi lang mas matanda sa Pilipinas, kundi mas matanda sa... Dito na tayo sa Commonwealth Avenue. Kung nakikita nyo, napakalawak kasi ito ay may 18 lines, siyam sa kabila, siyam dito. Guys, itong Commonwealth Avenue, ito ang pinakamalawak na daan sa Pilipinas. At may mga sasakyan na dumadaan dito na 170,000 kada araw. Pero mas malaki pa rin yung sa EDSA na may 360,000 kada araw. Siyempre dahil sa COVID, nabawasan na ito guys. Kung papasin nyo guys sa sobrang dami sasakyan na yan, isa yan sa nakaka-pollute sa ating kapaligiran. At dito sa lugar na to guys, ingat tayo kasi itong most deadliest highway sa buong Pilipinas. Marami dito na didisgrasya at namamatay na rin. Okay guys, nandito na tayo sa San Jose del Monte, Bulacan. At nakikita nyo sa pilip kaya ang SM. Ito pa nga pala ang highway ng San Jose del Monte at North Sagaray Highway. Guys, ayan, nandito na tayo sa North Sagaray, isa sa probinsya ng Bulacan. Kung napapansin nyo guys, maraming puno sa paligid. Ito ang dahilan kung bakit malamig dito. Kaya pagpatuloy o pagputol ng puno ay magkakaroon talaga ng tinatawag na global warming. At ang epekto ng global warming ay mas mainit na panahon. Kaya mas maganda kung magtanim tayo ng mga puno at pahalagahan natin ito. Tulad ng pagpapahalaga niya sa inyong mga mahal. Guys, kapag dito kayo nakatira, lalakas ang katawan nyo. Kasi dahil bukod sa gulay ang kinakain, malinis ang sariwa ang hangin dito. Hindi basta-basta ka hihingalin kahit may hika ka pa. What? Tsaka muna.
Wow, may rice terraces sa harap natin. At mukhang hindi naman ata ulan. Alam niyo ba guys, na kung may masamang naidudulot ang bagyo, tulad ng pagbaha at landslide, may maganda din itong naidudulot, tulad ng madadagdagan ang tubig ng ating dam. Dahil pag kinulang ito ng tubig, maapektuhan ang irrigation ng ating mga palayan. Kasi ang ibang palayan guys, ay tatlong beses silang itatanim, may irrigation. Pero kung walang irrigation, kung mababa ang tubig ng dam, maaaring isang beses lang sila makapagtanim, lalo na yung umaasa ng tubig sa dam. At hindi lang pang-irrigation ng dam, para din ito sa inuming tubig natin, at gumagawa din ito ng kuryente. Guys, mamaya may nalalaanan tayo. Nandito naman tayo guys ngayon sa view deck ng Ipo Dam. Yung Ipo Dam ay nag-operate noong 1935, na ang dahilan ay para sa irrigation at flood control. Nandito din sa lugar na ito ang Angat Dam, kaso hindi na natin siya mapupuntahan dahil matagal na itong sinara. Para sa mga turista, siguro dahil para mapanatili malinis ang paligid. Dahil dito, tayo kumukuha ng tubig at karamihan ng dam guys ay gumagawa din ng kuryente. Dahil nilalagyan nila ito ng turbine, ang labasan ng tubig, para pag umikot ito, makakagawa na ng kuryente. Hindi lahat ng dam ay pare-parehas ang dahilan kung ba't ginawa. May mga dam na ginawa para sa supply ng malinis sa tubig, mayroon din naman para sa paggawa ng kuryente, irrigation o flood control. Alright. Okay, Protection Forest of Angat Watershed Reservation Area. Okay, let's go guys. Malapit na tayo sa Angat. Hindi natin alam guys ang daan. Kailangan dahan-dahan lang tayo pababa. Baka magulat tayo eh. Okay guys, nandito na tayo sa Bitbit Bridge, ba tawag dito? Ito ang Bitbit River, nasa baba natin. Tingnan natin. Kung napapansin nyo guys, kulay green. Dahil maraming lumot, ibig sabihin malinaw pa yung tubig na yan. At merong mga naliligo sa baba. Kasi pwede nang paliguan ulit. Kung gusto nyo pumunta dito guys, pwede na. Okay guys, tagtulak tayo ngayon. Ayan ang disadvantage ng naka road bike. Kasi manipis ang gulong natin kapag pinilit natin. Baka pumutok yung gulong natin. Bababa tayo sa Bitbit River guys. We'll be right back.
guys, tulad ng sinabi natin kanina, malinaw talaga ang tubig at ang ginhawa ng pakiramdam dito. Tanggal stress, lalo na sa mga nagsasagot ng module at nag-online classes. Maganda maligo dito kasi merong malalim at mababaw para sa hindi marunong lumangoy. At mababaw para sa hindi marunong lumangoy. Guys, alam nyo ba na ang pinakamahabang river o ilog ay ang Nile River na nasa Egypt at Sudan sa kontinente ng Africa? Pero most of the part ng Nile River ay nasa Egypt. At ang pinakamalawak naman ay ang Amazon River na umaagos sa 6 na bansa na nasa South America. At kamakailan nga ay nagkaroon ng wildfire sa Amazon River at nakakaawa talaga guys yung mga hayop dito. Kaya dito sa atin, sana pangalagaan natin ang mga hayop. Ayun guys, may dalawang aso, hindi ko alam kung kakagatin ako. Pero kumakaway ang buntot, ibig sabihin, maamo sila. Gusto nila mga pagkaibigan. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video. At sana nood ulit kayo sa susunod nating episode. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na. At para meron tayo ulit bagong matututunan. Okay, let's go! Let's jump! 1, 2, 3. Sarap, tumalon. Alright.